magandang araw mga bro. Bali ito, gagawa na naman tayo ng video nitong Sony na ginawa natin nung nakaraan. Ang topic natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano to mag-voltage check doon sa primary at saka secondary ng power supply. Ito mga bro, mag-voltage checking tayo. Pag walang power yung TV, ang unang ginagawa ko dito ay una kong sinusukat yung B+ kung meron. Dito tayo yung test point sa filter capacitor na 100 by 160. Ito yung filter ng B+. Yan, meron siyang 115 volts. Halimbawa, pag wala kayong masukat na B+, ang susunod na gagawin nyo ay ihahang nyo yung resistor na yan, nakasiris sa B+ line. Ito siya, 1 ohms by 1 watt yan. Mas maganda ihang nyo yung horizontal pag nagto-troubleshoot kayo ng no power. Ngayon, paghang nyo ng resistor na yan mga bro, tapos pag-check nyo sa B+ at nagkaroon siya ng B+, i-check nyo yung horizontal, yung hot o kaya yung flyback nyo, baka naman shorted. Kaya pag nakakabit ito, walang B+. Ngayon naman, kung sakaling wala pa rin siyang B+, kahit nahang na yung horizontal nyo, ang susunod nyong gawin ay atras kayo sa power supply. Magsukat kayo ng voltage dito sa may main filter capacitor kung nakakarating yung voltage dyan. Pero bago kayo magsukat dyan, lilipat nyo muna yung ground nyo. Kasi ang ground naman ng primary ay dito sa negative side ng main filter capacitor, na ang ginamit dito ay 330 UF by 400 volts. Okay mga bro, ililipat muna natin yung ground natin. Ayun mga bro, bali nailipat ko na yung ground natin. Dito, ito, naghinang nala ako ng wire. Diyan sa negative side ng main filter capacitor. Yan. Ayan. Pag nag-voltage check naman tayo dito sa may main filter capacitor at may nasukat tayong voltahe. Yan. Ibig sabihin, nakakarating yung voltage dito sa main filter capacitor. Lahat ng parts mula dito sa main filter capacitor hanggang sa plug ng TV ninyo ay okay na. Simula dyan sa main filter capacitor, dadaan yan ng dalawang resistor. Yan o, yung mga puti na ceramic na resistor, yung 1.8 by 10 watts, dalawa yan, yan o, nakasiris. Tapos kukonekta yan sa negative ng bridge rectifier diode natin. Tapos kukonekta yan sa coil, tapos don sa switch, tapos doon sa, ay wala palang switch to mga bro, kasi ano to yung ano siya, tuck switch yung pinaka ano niya. Wala siyang ano, wala siyang main switch ito. Yun, ang susunod na i-check nyo ngayon, mag voltage check kayo kung nakakarating yung voltahe dito sa collector ng regulator IC. Ito yung na-discuss na natin nung nakaraan na transistor, yung pin 1, 2, and 3. Pin number 1, yan yung collector. Pin number 2, yan yung emitter or ground. Pin number 3, yan naman yung base. Okay? Check nyo kung nakakarating dito sa collector nya. Yan, nakakarating naman. Kung hindi nakakarating dyan mga bro, mayroon pa yung fusible resistor na dadaanan. Yan o. Tapos kukonekta siya dyan. Dito na yung main filter capacitor. Pag na-open yan, talagang di makakarating yung voltage doon.
mostly shorted yung regulator. Itong transistor na yan, shorted. Ngayon naman, kung wala namang shorted dito mga bro, at hindi siya naglalabas ng B+, ang susunod na ninyong i-check ay itong filter capacitor na ito na 1000 by 16, dapat makakasukat ka dyan ng 7 volts, 8 volts, yan o. Meron tayong nasukat dyan na 8 volts. Pag nag-test point kayo dyan, naka-reading kayo ng 5 volts pababa, wala, hindi yan magsiswitch. Hindi yan magsiswitch yung ano. Yung regulator IC ninyo. Kaya check nyo muna to, baka hindi na siya nagcha-charge. Pag hindi na yan nagcha-charge, hindi na siya mag-fa-function maigi, mababa yung voltage. Saka i-check nyo din kung minsan pag nagpalit na kayo ng main filter, nitong capacitor na to, mababa pa rin yung voltage o kaya wala. I-check nyo din yung mga resistor na konektado dyan. Bali kung susundan nyo yan, dito siya manggagaling. Tatlong resistor yan na 15K naka-series yan, isa, dalawa, tatlo. Kung minsan yan, pag may nag-loose na paa, kasi bihira namang ma-open yan, check nyo, hindi yan makakarating yung voltage dito sa may ano, 1000 by 16. Saka yung isa pang sakit nito mga bro, na wala kayong masukat dito na 8 volts, check nyo yung ceramic na yan. Dalawang beses na akong naka-encounter nito. Nagpalit na ako ng regulator, electrolytic capacitor, na-check ko na lahat dyan, diode, mga resistor. Hindi ko pa rin siya mapag-voltage dito sa may 8 volts. Nung hinang ko yung capacitor na yan, ceramic, sira pala yan, leak. Nung hinang ko siya, nagkaroon na siya ng 8 volts. Yun, yung isang sekreto niyan, yung ceramic na yan. I-check nyo din. Pag nag-check kayo ng pag nagpalit ka ng regulator nito mga bro, STR6707, palitan nyo na din tong ito yung 220 by 16. Mas maganda, palitan nyo ng mas mataas na rated voltage. 220 by 25, by 35, by 50. Ganon din yung 1000 by 16. Sa maganda, lagyan nyo na din ng 1000 by 25 para mas matibay siya. Ayan. Bali, pag nagsukat kayo ng voltage dito sa may base ng para malaman nyo na gumagana tong regulator IC na ito na STRS6707. Halimbawa, good na yung ano, may 8 volt na siya, kakarating naman yung supply sa collector, pero hindi pa rin siya maglabas ng B+. I-check nyo kung may voltage dito sa may capacitor na ito, 220 by 16. Yan, dito sa pin number 4. Mga bro, sa pin number 4 na yan, 0.4 ang reading yan. Yan o, 0.4. Pag wala kayong ma-reading na 0.4 dyan, wala, sira na din tong regulator IC nyo. Yun lang yung i-check nyo mga bro. Pag na-check nyo na lahat yan, sigurado magkaka B+ na. Meron pa naman dito yung isang yung trouble nito na mataas o kaya mababa yung B+. Mag-check naman kayo dito sa may feedback circuit. Ang feedback circuit nito mga bro, yan, kasali yan yung opto at saka SA. Pag nag-leak yung alinman sa mga parts na yan, yung opto, ginamit nito PC123 yung opto. Pag nag-leak yan o kaya ano, mababa yung voltage. Pag na-open naman, mataas yung voltage ng B+. Ganon din dito sa may SA. Kung
open yung SA, mataas yung B plus. Pag nag-leak naman yan, mababa naman yung B plus. Okay, kaya wag na wag kayong magkahang dyan sa ano feedback circuit, dahil sigurado tataas yung B plus niya. Okay, punta naman tayo dito sa may secondary. Yung secondary nito ay ito, yung 115 kanina. Ay ano, ilipat na natin yung grounding natin sa chassis ground. Pwede din natin gamitin yung ground ng ano, doon sa heatsink ng vertical, o kaya heatsink ng ano, heatsink ng hat, o kaya doon sa ground ng picture tube natin. Ito yung isang output niya sa B plus 115. Yung pangalawa dyan, 12 volts yan. Supply yan dito sa may switching regulator, 9 volts. Ito siya. Yan yung pin number 1 niya, yan yung 12 volts, yung in. Pin number 2, yan yung 9 volts. Tapos yung isang supply, 15 volts, papunta na yan dito sa may audio. Audio section natin. Yan o. Ngayon naman mga bro, halimbawa naman na kompleto naman yung voltage ng power supply ninyo at hindi pa rin siya mag-oscillate. Check nyo kung nakakarating yung B plus dun sa B plus pin ng FBT. Yan. 115. Okay naman. Check nyo din kung nakakarating din yung B plus sa collector ng hat ninyo. Pero ingat lang kayo, dahil kapag mababa lang yung rating ng digital tester nyo, kaya tester nyo, pag nag-test point kayo dito sa collector ng horizontal output transistor, ano, masisira yung ano nyo, digital nyo. Pero kung 1000 volts pataas, okay lang. Pero pinaka safe na mag voltage check dito, huwag ka dyan sa collector. Doon ka na lang sa yoke, doon sa blue wire, yan. Kung titingnan mo dyan, H negative. Yung red wire, H positive. Yung ginagawa ko, kaya dito na lang ako voltage check. Yan. Yan ang pinaka safe mga bro. Kung gusto nyong siguruhin na nakakarating nga dyan yung B plus, okay siya. Tapos ang susunod, check nyo kung may supply yung HDT or ito horizontal drive transformer. Yan, nakakarating naman yan, 115 ang supply nyan pag hindi siya nag-oscillate. Pero pag nag-oscillate yan, bababa yan, mga 70. Okay, ipa-power on ko siya. Ayan, tingnan nyo yan pag hindi siya naka-power on. Oh, 115. Tapos ipa-power on ko siya. Pipindutin ko lang yung power on. Ayan, mag-switch na siya. Narinig natin yung high voltage. Oh, yan na, 70, 71. Ito kasi kinuha niya kasi sa B plus yung ano yung VCC ng horizontal drive. Kung susundan niyo yan, yan to yung resistor na 3.3K. yan na yung B plus, tumawid na yan, yan ang B plus. Halimbawa okay naman mga bro, may B plus, check nyo pa, ayaw pa rin mag oscillate, check nyo pa kung may supply itong ito yung jungle nya, CXA1464AS. Check nyo din kung meron siyang 9 volts, baka naman wala siyang 9 volts. Talagang hindi yan mag-oscillate. Yung 9 volts nito galing yan dito sa switching regulator na ito, 4 pin. Pag hindi ito naglabas ng 9 volts, walang makakarating dito na supply. Halimbawa, ito yon, ito yung bali pin number 2, yan yung 9 volts na supply ng jungle. Yan, naka-oscillate yan mga bro, kaya meron siyang 9 volts. Pero kapag pinatay natin,
Ang nangyayari kasi dyan, ito yung in, pin number 1, 12 volts yan. Tapos yung out nyan ay pin number 2, 9 volts. Saka lang yan magkakaroon ng out pag nagkaroon na ng trigger input dito sa pin number 4 na 5 volts. Yung 5 volts na yan, galing yan sa system control. Susundan nyo yan, pin number 4. Yan, galing yung 5 volts sa ito, sa system control IC. Papunta yan dito. Sundan natin yung linyang yan. Dali yan. Papunta yan sa system control. Yan. Pupunta dyan. Kung minsan kung hindi siya naglalabas ng 5 volts dito, wala, hindi rin magkakaroon to ng output na 9 volts. Hindi mag-oscillate. Halos pare-parehas lang din ng teori ng mga TV mga bro, kahit yung mga ibang brand, pag walang supply yung jungle, wala, hindi rin magkakaroon ng drive. Pati itong system control IC na ito, naka-encounter na din ako nito, yung may supply naman siya, kaya lang palyado. Hindi rin nag-oscillate. Pero bihirang masira yung system control mga bro. Yung na-encounter ko lang noon na sirang system control. Na nakidlatan kasi. Ito pala yung pinalitan natin noon ng FBT. Ibang FBT. Yung galing sa BMR1. Yung FBT nito. Bali, tumaas lang ng konti yung supply ng nito. Ng vertical section. Kung yung dati ay positive negative 13 volts, ito naging positive negative 16 volts na. Yan o. Yan yung positive 16 volts. Yan yung positive 16 volts. Yan naman yung negative. Okay mga bro. Hanggang doon lang muna.